ang masaya sanang pagdiriwang eh, nauwi sa trahedya. Lampas 150 mga katao ang nasawi sa insidente. Karamihan ay mga kabataan. Dahil dito, nagpatupad ng National Mourning Week ang South Korea upang hindi na maulit pa ang ganitong klase ng trahedya. Eh, makasama po natin si Dr. Ted Isguera, isang disaster management specialist. Rise and shine po, Dr. Isguera. Hi, good morning, Rise and Shine. Good morning, sir. Good morning, sir. Doc Isguera, si Chi po ito. Base po sa inyong obserbasyon, ano po ba ang assessment ninyo sa Itaewon Stampede? Ang nangyari kasi, yung ingredient para magkaroon tayo ng crowd crush, actually it's not a stampede. Ang stampede may element ng run, may takbo. Pag ang mga tao ay nag-ipon sa isang lugar and then lumaki yung density, no? Nagkakaipitan, at yun ang resulta na nahirapan huminga or yung iba na discretion na apakan, yan ang tinatawag na crowd crush. Pero karamihan namamatay sa crowd crush ay hindi yung na-crush ka na naapakan. Karamihan doon ay nagkakaroon ng restrictive or constrictive asphyxia, i Tagalog ko. Nahirapan huminga dahil yung baga ng naipit, no? Parang ganito, kukuha lang ako ng tao. Yan, tao-tao. Yan. So yung baga niya, so naipit sa harap, naipit sa likod, so hindi siya makaporma. Kaya hindi makahinga. So doon, within 30 seconds, depende sa ipit, kasi ang crowd crush, dalawa yan. May ipit ka, luluwang konti. Kaya ang tawag nila parang accordion scenario. Ipit, luwang, ipit, luwang. So ipit. Kaya from 30 seconds to 6 minutes, that will be the last 30 seconds to 6 minutes of your life. So pag naipit to, hindi makahinga, hindi ka, wala. Walang oxygen papasok. May hilo ka, matutumba ka. So hindi dahil naipit ka or naapakan ka, kailangan mo na yung pinakamataas sa statistika ay naapakan ka. No, nahilo ka bago ka natumba at naapakan ka. Kaya ganun ang crowd crush. Okay. Doc, kasi I myself, ako po'y bumabiyahe sa mga tren like Philippine National Railways. Every 30 minutes or kapag non-rush hour ay 1 hour. Doon talagang masisikip. Yung masikip doon, talaga nagsisiksikan yung mga tao. And I think similar yung feeling doon sa lungs. Pero buti na nakasurvive, no? Oh, well, ano po natin masasabi na ito po talaga ay crowd crush na? Medyo technical tong terminolohiya na to, no? Yung tinatawag na 1 square meter. No? Mm-hmm. Ang ideal tao sa isang 1 square meter, dapat nasa 2 to 4. Pag umabot ka dyan ng 6 to 10, nakikritical mass yan. So, yan yung mga pwedeng mahulog into injury, no? Because of crowd crush. Yung sinabi mo sa trend, totoo yan. Pero ang nangyari kasi, very transient siya, no? Unless long-standing, tapos there is an element of movement. Kasi sa crowd crush, pag ipon ng mga tao, pag tumulak lang itong isa sa likod, magdodomino effect yan. Sa tren naman, wala tayong halos ganun eh. Ang nangyayari lang naman, yung tulakan is during movement. Papasok sa loob ng tren sa isang constrictive area. After that, sa loob, luluwang na yan, hahanap na kahit ipit-ipit. Pero there's no more movement, just it. No? Hindi ka tulad sa crowd crush, merong konting tulak. May push dun yung pinakaayaw natin. Kaya, kung bantayan natin yung nasa South Korea, kaya nagkaroon tayo ng crowd crush, kasi sa isang maliit na corridor at doon ang merong event sa harap, napaligiran siya ng side by side, meron siyang bar. Ang mga tao naglabasan, so there was movement. Paglabasan ng tao sa gitna, nagkaipitan, eh yung tao sa harap ay hindi nag-uusap sa tao sa likod. So ang tao sa likod, ipupush niya. Kaya nagkakaroon ng domino effect. Kaya doon sa harap, pwedeng naipit, natumba, or naipit, hindi makahinga, natumba. Yun ang nangyari sa South Korea. At hindi lang naman yan sa mga, sabihin natin, sorry with the word, yung mga third world, no? Sipin natin sa Saudi Arabia, naalala ko 2015 yata yun sa Mina. That was worse, no? 3,000 plus yun. And proceeding that, I think 1990, Hajj pa rin yun, around 1,500. Sa Houston nga lang, sa Boxer, ano yun, Boxer's Day ba yun?
at pasok sa loob pa lang. Yun, no? May yata sila isa doon. Walo. I could not remember. A year ago. Lately lang. Itong bago itong South Korea. Itong nangyari dito sa Indonesia. Opo. Yun nga po. Tapo ng tear gas. That was a short stampede. Nagkaipitan ng mga tao. Ang tawag doon, sandwich effect. Naipit doon sa exit na sarado. Opo. Naipit yung mga tao doon habang nagpupus, no? Parang nangyari doon sa ozone disco din. Tama. Although, pwedeng nag-cross muna sila, but there was an element of fire, of course. Tama po. Dr. Esguera. So, kaya naipit ang mga tao. Okay. Paano po kung halimbawa, nangyari nga po ito, at dumami ang bugso ng mga tao, ano po ba dapat ang gawin ng mga taong nandun para hindi sila ma-crowd crush o hindi sila pumanaw? May magagawa kaya? Kasi may sobrang sikip nga ba? Eh. Oo nga eh. Doc? Depende kasi yan sa behavioral ano ng tao at depende sa kind of crowd. Hindi ko naman sinasabing 100% ito yung pwede, no? Kung pansinin niyo ang ating Black Nazarene celebration, maraming tao. Pero yung utak ng mga tao na nag-join sa Black Nazarene, pareho ang utak nila, ang tawag doon sa crowd na yun, homogeneous crowd. Pareho utak nila. It's some sort of a pilgrimage. So kahit nakapaayan, pero ika nga, may konting ritmo nagkakasabay. Pag nahilo ka sa gitna, bubuhatin ka, itutulay ka doon sa ibabaw ng ulo ng mga tao, dalhin ka sa periphery para makuha ka ng mga first aider na nasa sites, no? Naging, ano siya, wala siyang sabihin nating batas. Pero dahil ang utak ng mga tao ay pareho, homogeneous, kasi it's a religious festivity, pero pareho utak nila. Kaya medyo magaan, hindi nagkakaipitan. Ang kailangan ng mga alarming Doc, baka pwedeng meron tayong demo kung paano pag siya nakita gagawin. Mo ng mayroong mga sounds or voices of distress or rowdy na yung crowd, find ways to get out. Okay? Eyes open, find ways to get out. Kung kaya mo. So diagonal approach ka, huwag kang pumunta sa crowd, diagonal ka. So habang nagmumove yung crowd dito, magdadiagonal ka para makapunta ka sa side. Kasi huwag mong hintay na maipit ka sa gitna. No? Kasi yun na yun. Ha? Merong ibig sabihin, pag nyar ka nandito ka nangit, aray! Or huwag niyo ako itulak. That's already a warning bell. Oh, okay. Pangalawa, kapag alam mo na parang nahihilo ka na Doc, dahil wala ka lang, hindi mo nakikita yung horizon mo. No? Doc, opo, yung boxer position, baka pwedeng identify po sa amin para matuto tayo. I think kasi yung isa sa mga pwedeng gawin. Paano po ba yung boxer position, Doc? Dati, no, nung dumating si Santo Papa, meron kami, hindi ko lang pwede i-mention kasi isang media entity dito, namuntikan siya. So na-attack namin siya, nailagay namin sa stage. At kasi na-interview pa niya. So ang tawag sa boxer's position ay nakataas ang kamay mo kasi buffer zone siya. No? Sa akin, ang tawag ko noon, breathing box before. Breathing box. You allow your... Nagbibigay ka ng allowance for you to breathe. Breathing box. But, okay. Boxer's position. Ang hinihikaya ko lang ay hindi, huwag mo i-cleanse yung face. Ang gusto kong gawin is naka-open. Bakit? Kasi habang nasa flow ka, ang unang gawin mo, other than boxer's position, ay sumasabay ka sa crowd. Pag nasa ano ka, kung nakaganong ka sa tao, pag in case matumba ka, pwede ka makahawak sa damit para hindi ka susubsob. Kasi pag oras sumubsob ka na, wala na yan. Point of no return ka na doon. No? So, taas para makahawak, no? Kahit hindi mo kakilala yan, okay lang yan, kahit magmura yan. At least hindi ka natumba kasi siya, gagawin din niya sa harap niyan. Ganun lang yan. So, ito po yung tinatangin ng access position na ka-up. Para may buffer area ka na yung baga mo ay hindi maipit. Yun lang naman yun eh. Tapos, ang paa mo, kailangan hindi ganun. Medyo spread konti. Tapos, kung medyo hindi nag-move, naka-up. Abante itong isa kasi naka-slow. In case may tutulak sa dito, may leverage ka baga na hindi ka basta susubsob kasi domino talaga yun eh. Tama. Para hindi grabe yung napaka-simpleng bagay. WAVE no, yung wave. Importanteng alam natin kung paano gamitin. Siguro maganda ma-anticipate din event organizers that these things might happen at gawan dapat ng paraan para maiwasan to. At is may announcement, like for example, every year yun sa Quiapo Church, di ba? So doon, anticipated ng tao, sabi nga ni Sir, yung homogeneous thinking ng mga kababayan natin doon. Well, anyway, marami tayong natutunan ngayon kay Dr. Ted Muli. Nakasama po natin si Disaster Risk Management Specialist, Dr. Ted Espera. Maraming salamat po, Doc. At mabuhay po kayo.